Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay July 3, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo muna ay magsimula sa isang pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kadakilaan at katapatan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy niyo po kami inilalayo, inaadyat, iniiwas sa lahat ng kasamaan, karahasang kapahamakan at kasakunaan. Salamat din dahil sa tuwing gigising kami, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalusugan at biyaya ng kalakasan na galing sa inyo malayo sa sakit at karamdaman. Salamat din sa inyong provision dahil sa araw-araw ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Tunay nga po na ang iyong biyaya ay sapat sa bawat isa. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. I-bless niyo po ang aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan because we firmly believe that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that once again, send your word to each and every one of us upang katagpuin ang pangangailangan naming espiritual. Salamat din sa iyong mga salita na patuloy naming napagbubulay-bulayan dahil nagbubunsod po ito ng kalakasan namin sa aming espiritual na buhay, matatag na pananampalatay at matibay na pag-asa. Salamat din sa araw na ito dahil alam po namin na mayroon kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala. That's why, Lord, we expect that we will receive all the blessings that you have stored and prepared for us today. And this we pray in Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa 1 Chronicles chapter 16, verse 34. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. And in Amplified Version, 1 Chronicles 16:34, O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy and loving kindness endure forever. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author po ng 1 Chronicles, according to Jewish tradition, ay si Ezra. At si Ezra po ang namuno ng isa sa mga batches, brethren, nung mga returnee na Jews from exile sa Babylon. At sa pamamagitan din po ng grupo nila Ezra, mga kapatid, ay sila po ang nag-rebuild ng tinatawag po nating temple. At dito sinasabi po ni Ezra, mga kapatid, sa mga returning Jews, na sabi niya po, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Bakit? Dahil ang Diyos ay mabuti, siyempre wala siyang ibang hangad kundi ang ikabubuti ng lahat po ng tao. At ang sabi nga po dito, at ang kaawaan ay magpakailanman. It's all because of His mercy. Kaya po na ililigtas ang Israel, mga kapatid. Again, what is mercy? Ang mercy po ay nararapat nilang tanggapin ang kaparusahan, subalit hindi po nila natatanggap dahil sa awa at habag ng ating Panginoon. Again, sinasabi po rito ni Ezra, mga kapatid, na magpasalamat. Particularly ang kanyang sinasabihan ay mga returning Jews na magpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti. That's why our today's message, Grace and Promises about God's Goodness, which entitled, Give Thanks to the Lord for He is Good. Tandaan po natin, mga kapatid, tayo ay maging mapagpasalamat, not what because of what we are experiencing, tulad po ng mga challenges, hardship, and difficulties. Nagpapasalamat tayo sa Diyos because despite that we experience these things, God is still good sa buhay ng bawat isa sa atin. Tulad po ng sinasabi po natin, hindi mapagbabago ang Diyos sa kanyang pagiging mabuti dahil sa ating nararanasan, pinagdadaanan, at naiinkwentro sa buhay.
That's why our to this grace and promises about God's goodness in which we need to agree, believe, claim, and declare. Brethren in Christ, ito po ay paulit-ulit kong sinasabi just to remind us na hindi po sapat na binabasa lamang ang salita ng Diyos, hindi lamang sapat na napapakinggan natin ang salita ng Diyos. Kailangan po natin itong personal na sinasang-ayunan, sinasampalatayan, at inaangkin at dinadeklara over and over sa buhay po natin so that there will be manifestation sa ating pong buhay, bawat isa. At this point of time, brethren in Christ, we are going to tackle at ating pong i-acronym ang salitang making. M-A-K-I-N-G, brethren in Christ, na dapat natin ipagpasalamat not who we are, kundi who He is sa buhay po natin. Meaning, it's all about God, mga kapatid, ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. First point, give thanks to God for He is for His mercy. Tulad nga po ng ating binasa kanina, God is merciful. Kaya magpasalamat tayo kasi alam nyo po, there's no perfect. Nobody's perfect ang sabi nga. So meaning nagkukulang tayo, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo time to time. Tulad ng sinasabi po natin, ang mga nagkakasala, they are worthy for punishment. Pero dahil sa kanyang mercy, brethren in Christ, hindi na po natin natatanggap ang nauukol na kaparusahan. Manapay ang ating natatanggap yung mga undeserved and earned sabihin natin na meritable, brethren in Christ, na bagay tulad po ng biyaya. Kaya paggising natin sa umaga na hindi natin nararanasan yung mga nararapat sa atin, dahil nga nagkulang tayo, that is mercy. At dapat magpasalamat tayo sa Diyos, sa Kanya pong awa sa bawat isa at habag sa bawat isa sa atin. Second point, give thanks to God for His affection or love. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Because sabi nga, God is love. So kung ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay nananahan sa atin, so puspos tayo ng Kanyang pag-ibig, brethren in Christ. Kaya nga, ang isang nabasa ko na caption, for us to experience the love of God, we have to have Christ sa buhay po natin because Christ Himself is God's love. Hindi ho natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos kung wala si Kristo sa atin dahil si Kristo mismo ang pag-ibig. Ulitin ko lamang po, upang lubos natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos, kailangan po tayo ay mayroong Kristo sa ating buhay. Third point, give thanks to God for His kindness. Alam nyo po, ang Diyos napakabait. Ang Diyos po, mga kapatid, ay talagang Siya po ay mabuti sa bawat isa sa atin. Kasi talagang ang Kanyang mga plano ay pawang ikabubuti natin. Ang Kanyang mga pinag-iisip ay pawang ikabubuti natin. Ang lahat ng Kanyang ginagawa ay pawang ikabubuti natin. Kasi ang Diyos mabait at ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. At iyan ay isang bagay na dapat po natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Fourth point, give thanks to God for His impeccability. Brethren, remember that God is perfect. Hindi Siya nagkakamali, hindi Siya nagkukulang, hindi Siya sumasablay, mga kapatid. Ibig sabihin, lahat ng Kanyang sinalita, ginawa, pinangako, at Kanya pong sinabi, mga kapatid, ito po lahat ay walang kamalian, ito lahat ay pure, ito lahat ay perfect, ito lahat ay true. Truth, brethren in Christ, dahil again, our God is impeccable, meaning Siya po ay perfect, talagang perfect in all things. Kaya lahat ng ating tinatanggap sa Kanya are all perfect and good things because our God is impeccable
God, brethren. Again, walang kamalian, walang kakulangan sa Kanya because our God is perfect. And of course, fifth point, give thanks to God for His name. Ito po ang sinasabi po natin dahil ang pangalan ng Panginoon ay sumasapat sa sitwasyon na mayroon tayo, sa kalagayan na mayroon tayo at sa pangangailangan na mayroon tayo. Let's say for instance, kapag tayo ay may pangangailangan, He is Jehovah Jireh. Kapag tayo ay may karamdaman, He is Jehovah Rapha. Kapag nangangailangan tayo ng Kanyang pagsama or ng Kanyang presensya, He is Jehovah Shama, brethren in Christ. Kapag tayo ay nagugulumihanan, siya po ay Jehovah Shalom, brethren. So meaning, ang pangalan ng Panginoon ay sumasapat sa bawat sitwasyon, sa bawat kalagayan at sa bawat pangangailangan natin. At dapat po natin ipagpasalamat ang pangalan ng Panginoon dahil in this name, brethren in Christ, kaya nga sabi ng Bible, whoever calls the name of the Lord will be saved because this name is powerful at walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaliligtas natin kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoon. And of course, brethren in Christ, sixth point, give thanks to God for His grace. Hindi po mawawala, even though na hindi po na-mention word for word dito sa verse na ito ang grace, pero magkasama at laging magkaakibat, mga kapatid, ang mercy at saka yung grace ng ating Panginoon. Again, pag sinasabing grace, mga bagay na hindi natin dapat tanggapin, natatanggap natin tulad ng blessing, tulad ng kabutihan ng Diyos, everything because of His grace. Kaya laging magkasama yung mercy dahil ang mercy nararapat natin tanggapin tulad ng parusa dahil tayo ay may iniquities, may sins, may transgression or mayroong wickedness, brethren, pero hindi na po natin natanggap at yun nga po ang mercy. Ito namang grace, ito ang deserved, unmerited, unearned. Hindi tayo nararapat pero tinanggap natin tulad ng pagpapala, protection at lahat ng pagliligtas ng Diyos dahil sa Kanyang biyaya. Again, ito po ay magkasama lagi. Kaya magpasalamat tayo sa biyaya ng Diyos because we experience blessing not because we are worthy, brethren in Christ. We receive blessings because God is good sa buhay ng bawat isa sa atin. To sum up of our today's grace and promises about goodness, which entitled "Give Thanks to the Lord for He is Good," and our today's grace and promises about God's goodness, in which we need to agree, believe, claim, and declare. We tackled and we acronym the word making, MAKING. First point: give thanks to God for His mercy. Second point, give thanks to God for His affection or love. Give thanks to God for His kindness. And give thanks to God for His impeccability. Give thanks to God for His name. And give thanks to God for His grace. And these are the acronym of the word making: mercy, affection or love, kindness, impeccability, name, and grace, brethren in Christ. At marami pa tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos of who He is sa buhay po ng bawat isa sa atin. These are just some. Pero mga kapatid, wala hong dahilan na hindi ho tayo magpasalamat sa Diyos. Lilinawin ko lamang po, hindi po tayo nagpapasalamat of what we are experiencing tulad po ng mga challenges, difficulties, hardship. Nagpapasalamat tayo sa Diyos because despite of challenges, hardship, and difficulties that we are experiencing, is still God is good sa buhay ng bawat isa sa atin. Still, we experience His mercy. Still, we experience His affection. Still, we experience His kindness. Still, we experience His impeccability. Still, we are experience His
powerful name and we experience, brethren in Christ, His grace. Kaya we have a lot of things to give thanks. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Thank you, Lord, of who you are sa buhay po namin. Because of who you are, we experience all good things, all perfect things. Thank you, Lord, for your mercy, for your affection, for your kindness, for your impeccability, for your name, and for your grace, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil sa kabila na minsan nakakaranas po kami ng challenges, hardship, and difficulties, mas higit po namin naman na nararanasan ang iyong kabutihan sa bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa bawat isa sa amin dahil patuloy niyo po pinagpapala kami spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially in all aspects of our lives. Sa aming mga kapatid na may mga negosyo, we declare that bless their businesses. Sa aming mga kapatid na mga nagtratrabaho, we continually declare that bless their work. Sa aming mga kapatid na nag-aaral, we continually declare that bless their studies. Sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, anuman po ang ginagawa, bless every work of our hands. And salamat din po, Panginoon, dahil wala isa man sa mga anak mo ang hindi makakaranas ng iyong masaganang pagpapala at biyaya. We thank you for this day dahil once again, we will receive the blessings that you have prepared for us today. That's why, Lord, sa buong araw, kami po ay magiging prosperous, successful, victorious, favored, and blessed dahil ang nais mo lamang sa amin ay maging pagpapala kami sa lahat, sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat din po, O Diyos, sa lahat ng iyong mga anak, because truly that we are well secured, well protected, and because we are covered with your precious blood, surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name. Salamat din po, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, dahil ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, and Philippines will become a COVID-19 free country, and we continually declaring through the finished work of our Lord Jesus Christ, because sufficiente ang tinapos na gawa ng aming Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo para pawalan ng karapatan, kapangyarihan, bisa at kamandag ang espiritu ng coronavirus, and we are agreeing and we are commanding in the name of Jesus that the spirit of coronavirus will never infect anymore to anyone. At itinatas po namin ang mga pamilya na may mga loved ones na na-infect ng coronavirus, at maging po yung mga frontliners tulad po ng mga armed forces of the Philippines, Philippine National Police, doctors, nurses, Lord, na ang ilan ay na-infect ng coronavirus, we lift them all to you, and we declare that by your stripe they will recover. Thank you, Lord, for this wonderful and precious day that once again you have given to us. Mapapurihan ka, mapagpala ka sa aming mga buhay, and this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.